curanya ang rurusing nyo ah. Naku. Natamay. May araw pa kayo. Ano ba naman? Naku. Oh, magpahinga muna kayo ha, pagkatapos maligo, ha? Eh, Lola, katawal lang ah. Tsaka po, nag-shampoo po ako kanina. Oh, hindi ka na maliligo na ulo mo? Hindi pwede, naku. Eh, baka mamaya, gusto mo pamugaran ka ng kuto dyan sa ulo mo? Huwag ang tatabi sa akin, Jewel. Baka mahawa ako. Kuya, wala naman akong kuto eh. Diba po, Lola? Ulo, wala pa. Kaya nga, dapat paliguan mo yung ulo mo, ha? O sige, dun tayo sa kwarto. Ayusin natin yung mga pagbibihisan nyo, ha? Oh. Lola? Oh. Di na po ba pwedeng lumaki sa rec store pag nasa mundo natin? Wala po akong kasing kalaro eh. Alam mo, Epoy, si Rextor ay nabubuhay sa loob ng alamat at mga kwento sa loob ng baul, hindi sa labas. Lola, di ba po sabi niyo po sa akin, kailan ko po maligo tsaka po mag-shampoo? Maduming buhok po ba ang gusto ng mga kuto? Maduming buhok at anit. Yan ang paboritong tirahan ng mga kuto. Mas marumi, mas gusto nila. Yak! Kakadiri po, Lola. Kaya nga, dapat lagi kayong maliligo, ah. Huwag kayong gagaya dun sa batang tamad maligo, si Lisa. Bakit po? Ano po nangyari sa Lisa na yun? Lola, ginumumpugad po ba ng mga kuto ang ulo niya? Higit pa dun ang nangyari sa kanya. Ulo ng isang batang lalaking ayaw maligo ang pugad ng mga kuto noon. Isang batang walang pagpapahalaga sa kalinisan ng kanyang buong katawan. Di na ba tayo aalis sa ulo ng taong ito? Di na ba tayo maghahanap ng ibang pugad? Hindi na kailangan. Ang marumi at makapal niyang buhok ay tamang-tama para sa atin. Dito na lang tayo. Mukhang hindi na maliligo itong batang ito. Sa kabilang ibayo, isang batang babae naman ang tamad ding maligo, si Lisa. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang makaiwas sa paglilinis ng ulo at katawan. Sila? Pinagbimitingan nila kung paano magtanggal ng kuto. Kuto? Ew! Yuck! Yuck! Ew! Halika! Kuto ko tayo dyan! Susan? Nay! Oh, ang kapatid mo, gising na ba? Tulog pa po siya na eh. Tulog pa? Gising na po ako kanina pa. Oh, ayun pala eh. Eh, pero na hindi pa naman naliligo yan. Isang araw pa. Uy, naligo na ako ah! Oh, totoo? Eh, tignan mo nga yung buhok mo, nagdidikit-dikit sa sobrang dumi. Shush! Tama na, tama na. Nasaan ba yung suklay mo? Pahiram mo muna dito sa kapatid mo nang umayos ang buhok. Inay naman, madudumihan yung suklay ko eh. Lililisin mo na lang. Sige na, ipahiram mo. At ikaw ha, magsuklay ng buhok. Tingnan mo yan. Oo. Oh. Oh, ayan. Balik mo yan sa akin mamaya, ah. Suklay lang, ipagdadamot pa. Hindi ko naman kailangan to eh. Sino ba yung mukhang mabantot na yan? Lisa! Maligo ka na! Opo! Talaga ba sigurado tayo na malinis yung iniinom natin? Oo naman, kuya. Malinis pa ang mga dagat at ilog dati. Hindi pa polluted. Huwag kang babalik dito sa loob ng bahay nang hindi ka naliligo, ha? Kundi malalagot ka talaga sa akin. Papaluin na kita.
Opo. Sige na. Sige pa, Rexter, huwag pa kami. Ito, dito na lang, kuya. Hindi naman ito madumali. Sarap. Ayan, tama na. Ah, sarap. Sarap. Tama. Sino kayo? Ako si Jewel. Itong kapatid ko, si Kuya Eboy. Ito ko si Rexter, the robot boy. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano siya? Isa kong malinis na kawali. Yung walang bahid na uling. Take note ah, malinis! Ah, kaya pala ganyan ang itsura mo. Maliligo ka? Oo. Hey, na tayo. Ayan, tapos na ako. Naligo ka na nun? Wisik-wisik lang ginawa mo ah. Bakit? Binusa ko naman yung buhok ko ah. Lisa, hindi naman yung ligo eh. Di ka nga nagsabon. Giniginaw ako, tsaka tinatamad ako maligo. Kaya pala amoy. Babae ka pa naman. Nga. Ah, gusto niyo sumama sa akin? Nagluto ng kakanin ng nanay ko. Magkain? Sige ba, gutom na ako eh. Ako rin gutom na gutom. Ay naho, Rexter, kuya. Uy, ano ka kinauna, Rexter? Gutom na ako. Kita mo malusog yung bata. Atong! Atong! Oy, Apeng! Nakita mo ba si Atong? Ay, no. Yung kalam palang bata ka. Atong! Atong, gumising ka dyan! Gumising ka dyan! Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala, ha? Bakit mo, tatay? Pupunta tayo kay Rinong Barbero. Ipakakalbo kita. Ayoko, tatay! Anong ayaw mo? Ayoko, tatay! Pagkatapos ayoko, tatay! Yan, maligo ka! Baho-baho mo! Ayoko! Ha? Tatay! Ang gagawin natin pag kinalbo siya, wala na tayong puga! Kailangan kumilos tayo! Maghanap tayo ng ibang ulo! Tama! Tama! Lumipat na tayo! Anong ayaw mo, ha? Sige, kain lang ng kain. Ganyan ba talaga siya? Hindi siya kumakain? Alam niyo, ngayon lang kami nakakita ng ganyang klaseng tao. Kanina nga, nung nakita ko siya, takot na takot ako. Kala ko maligno siya. Talaga bang pinaglili siya sa kaldero? Sama naman po magsinungaling. Hindi naman po talaga siya tao eh. Robot po siya. Laruan po siya na kasi malaki po ng tao. Robot? Anong robot? Laruan? Jewel, tapos ka na. Laro tayo sa labas. Mamaya na, kakakain pa lang niya. O, magpapahinga muna si Jewel. Tsaka mainit pa sa labas. Sanay ako sa initan. Maghapon nga kami kung maglaro ng mga kaibigan ko. Kaya halika na. Sa labas ka na lang magpahinga. Tara. Sige na nga. Napakatigas talaga ng ulo ng kapatid mong yan, Susan. Alam yun, hindi ko na talaga maintindihan yan si Lisa. Mahilig na sa initan, tamad pang maligo. Kahit na anong gawin ko, hindi siya nagkukusang maligo. Pababae pa naman po niyang tao. Aka-turn off po yun sa mga boys. Mamaya po, pag dalaga na po siya, tutuksoyin po siya hindi naliligo. Ano yung sinabi mo? Nakaka... Turn off po. Anong ibig sabihin nun? Ito na ka sa turn on. Marami pa kayo nito. Sino sa kanila ang inyong napili, Utoy? Puro maninipis ang kanilang mga buhok! Hindi maaaring gawing pugad!
Ang kakapal at ang haraba ng mga buhok! Ay! Ayun po, isa! Uy! Sali kami dyan, ha! Yun! Maya daw, kuya. Yun ang dalawang batong tumarating! Yun ang subukan natin! Bakit tutulad sa'yo? Panguhuli na ako ng gagamba! Huwag kang sumali! Ano talaga, hindi? Talaga, talaga. Sige, simulan na natin! Kung may gagamba dito. Galing, oh! Gagamba? Wala na yata makakatahan sa kanila, oh. Nasa na ba yung gagambang yun? Kuto! Mga kuto! Titirisin ko kayo! Papatayin ko kayo! Nasaan napunta? Nasaan napunta? Nasaan napunta? Kuto! 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 Titirisin ko kayo lahat! Kuto! 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 Nasaan ka? Ay, nako! Ano-ano naman yung sinasabi nito eh? Parang gusto pumunta sa ulo ko. Maghanap na lang tayo ng putas. Oo nga! Brother and sister! Don't go there! There's a kuto there! Kuto? Paano mo naman nakita? Ang liliit kaya ng kuto. Tsaka nasa ulo ang mga kuto. Hindi saan-saan. Oo nga. Ayaw niyo maniwala sa akin. Nakita ko ng dalawang mata ko. Nakatingin ka sa akin. Gugulpihin daw ako. Nakaganyan pa nga eh. Plano kong gulpihin. Nakita ko talaga, promise. Baka gusto lang nilang sumali sa laro namin. Baka nga. Bahala kayo dyan. Bahala ko rin. Ko yung kuto niya. Oh, ano? Simulan na natin! O, ikaw, Timok! Doon ka sa batang lalaki! At ikaw, Katok! Doon ka sa babaeng mahabang buhok! Sige na! Teka muna, sandali lang! Oh. Bakit ako doon pupunta sa batang lalaki? Tingnan mo naman! Ang iksi-iksi ng buhok nun! Tutulas lang ako doon! Baka makita pa ako! Ang dami-dami pang sinasabi! Sige na! Kuto, kuto! Manipis at maiksi ang buhok ng batang lalaking yun! Hindi lang ako dumudulas! And makikita pa ako doon! Yung isang bata naman, baka pulsada yung buhok! E kaya lang, sobrang lindis! Pati yung anit! At ang bango pa! Subukan pa natin yung isang batang natitira. Ayun! Tara na! Tara na! Eto, Joel! Oh! Paano ko bababa dito? Ewan ko sa'yo. Yun kasi! Natatakot ako. Bala, kaiwan ka na namin. I'm scared of heights. Eto na! Eto na! Eto na ang pinakamabaho at pinakamaduming ulo! Eto na ang magiging bagong bungad natin! Oh, Lisa, matutulog ka na naman ng hindi naliligo. Huwag kang tatabi sa akin, ha? Eh, ate, dati naman tayo magkatabi, ha? Eh, dati yun. Pero ngayon, hanggat hindi ka naliligo, hindi ka tatabi sa akin. Saan ako matutulog? Eh, dyan ako, eh. Hindi pwede. Susan? Lisa, ano ba yan? Nagtatalo na naman kayong dalawa. Ayaw po niya akong katabi sa pagtulong namin, eh. Eh, kasi naman ay ang baho-baho niya. Maligo ka muna kasi. O, tama naman ang ate mo. Tignan mo nga yan, o. Nanlalagkit na yung buhok mo, anak. At nagkakamot ka pa. Maligo ka bago ka matulog ngayong gabi, ha? Para hindi ka na nagkakamot. Ha, anak? Sige na. Pumunta ka na dun sa poso. At makatulog na kayo. Lisa, bakit ka umiiyak? Eh, kasi naman yung nanay ko. Lagi na lang nakapian yung ate ko. Lahat na lang doon sinasabi, pinakikinggan niya. May favoritism yung nanay mo? Ano yun? Yung isa favorite tapos isa hindi naman favorite.
So which means yung favorite team? May favorite na, favorite lahat. Ay nako, Rexter, ang gulo mo na, Mimi. Anong ba nangyari? Ayoko sa ako katabi ng ate ko hanggat hindi ako naliligo. Silang naman pala yung problema mo eh. Di, maligo ka. Gabi na. Pag umaga ba, maliligo ka na? Siguro. Lisa, kailan mong maligo. Mahalaga ang paglilinis ng buong katawan. Correction nun. Magiging mahimbing ang iyong tulog. Pag naligo ka, magiging presko ka. Mag-inaw eh. Bukas na lang. Promise? Oh! Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Nandito pala kayo. Oh, bakit nandito ka pa? Hindi ba dapat naliligo ka na? Ngayon pa nga ako po, bukas maliligo na ako. Ay, ako. Nangako ka na naman. Bahala ka. Bahala ka. Lisa, promises are made not to be broken. Promise? Ew! Itchy! Yung kuto. Palagay nyo, maliligo na si Lisa? Yun ang promise niya. Ayun na siya! Ako, mukhang maliligo na nga! Sana nga! Teka, eh po yung Jewel. Hindi natin siya pwedeng panoorin habang naliligo. Oo nga. Ay, nako. Eh, Rexter, titignan lang naman natin yung gagawin niya. Okay. Ayan na. Maliligo siya. Huwag kang maligo. Hindi ka dapat maligo. Magmaliligo ka. Nawawalan tayo ng puga. Utay! Anong gagawin natin ito? Ako, patay. Nagdalawang isip. Isang awala eh. Lisa! Lisa! Pagbubomba kita! Basta maligo ka lang! Sige, Jewel! Sige, Jewel! Sige na, maligo ka na, Lisa! Lisa, huwag ka maliligo! Malamig ang tubig! Maligo na siya! Lisa, kailangan mong maligo. Cleanliness is next to godliness. Ang ibig sabihin nun, matutuwa si Jesus sa lahat ng mga batang naliligo. Naiintindihan mo ba ako? Huwag kang maligo! Lisa, kaya mo yan! Isang buhos lang! Sige na! Maligo! Huwag kang maligo! Malamig! Sisipulig! Malamig! Malamig! Huwag kang maligo! Malamig! Maliligo! Malamig! Malamig! Kamaligo! Mamaya na lang! Maglalaro muna ako! Lisa! Hindi naligo! How? Sasali ako! Naglalaro sila! Wag! Dali lang! Ba't kaya kanina pa sila kamot ng kamot ng ulo? Yung sinasabi kong mga kuto nakita ko kanina, umatake na sila! Kuya, ba't kaya hindi tayo kinukuto? Kasi, lagi-lagi tayo naliligo at nagsasampo ng buhok. Tama palang palagi tayong kulitin ni Lola. Ulit nga! Pero, paano si Lisa? Anong gagawin natin? Alam nyo, matigas ang ulo ng batang yan eh. Sobrang tigas ang ulo, kumapal na libag. Yuck! Katiri! Sa lahat na naging pugad natin, ang ulo ni Lisa ang pinakamabaho at pinakamadumi. Ang mga akma para sa ating lahat!
Eto na ang gagawin nating kampo. Pero, maaari kayong mamalagi sa ibang ulo. Pero dito, dito kayo magpupunta kapag may pagpulong-pulong at kasayahan! Sandali lang. Eh, kung halimbawang maligo siya at linisan niya ang kanyang ulo, paano ngayon? Anong gagawin natin? Ma! Uga! Ma! Isa lang ang naiisip kong paraan. Ang ilayo siya sa mundo ng mga tao! Ilayo? Pagkatapos nating painabangan, paparusahan pa natin si Lisa! Hindi! Gagantimpalaan pa natin siya! Gagantimpalaan? Kung sasang-ayong kayo, si Lisa ang gagawin natin reyna ng mga kuto! Sasang-ayon ba kayo? Sasang-ayon! Kanina ka pa kamot ng kamot. Ang katikati kasi ng ulo ko, eh. Lisa, ano yung gumagapang sa ulo mo? Parang kuto. Ha? Naku, Lisa, maligo ka na. Baka dumami pa yan. Bukas na. Ayan ka na naman. Kaya palagi ka napapagalitan ng nanay mo, eh. Nagpunas naman ako ng mukha kanini. Lisa! Tumatayo ang buhok mo! Ha? Bakit parang maangat ako? Kuya, Alexa! Dalawan niya ako! Kailangan pa ba itong mangyari kay Lisa, eh, para matuto silang maligo. Nasaan na kaya si Lisa? Kawawa naman siya. Dapat maghanap tayo ng batang hindi mahilig maligo. Sigurado maraming kuto yun. Doon natin itatanong kung nasaan si Lisa. Kung sa'yo nilang naligo. Aling Anita, huwag na po kayo malungkot. Babalik rin po siya. Tapos po, susunod na po siya sa mga utos nyo. Maliligo na po siya araw-araw. Ako, Jewel, ingatan mo yung buhok mo, ha? Baka mamaya, ikaw naman yung balikan ng mga kuto. Takot ang mga kuto sa malinis na buhok. Hihintayin namin si Lisa. Alam ko meron siyang naituro sa mga kalaro niya. Babalik din siya balang araw. Babalik din siya.
Maraming maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat. Sige po. Sige po. Alam na po. Mag-iingat kayo. Apo. Salamat po. Lola, tulungan na lang po namin kayo. Huwag na, Apo. Salamat. At saka nakaligo na kayo eh. Asan kasi si Ate Yayang? Ba't di po siya nagdidilig ng halaman? Ate Yayang, saan po kayo nang galing? Eh di kinadadang, nakipagkwentuhan. Kinadadang? Nagtitinda sa kanto? Hmm. Naku, hindi naliligo yun. Mm-hmm. Tsaka ang daming kuto nun. Wala. Meron. Luminsan nga pong nakita namin yun. Ang dami nung kuto sa balikat. Naku, Ate Yaya, baka nahawaan ka na. Ay, tignan nga natin. O, tignan nyo. Naku,